So, yan. Magandang araw sa ating lahat, mga kasabat. Okay. Before ako mag-start, gusto ko po muna magpasalamat, ano, dun sa mga kaibigan natin. Sa inyo. Sa inyong lahat, no? Na patuloy na sumusuporta sa ating munting YouTube channel, ano? So, total count po natin ngayon, 890 na po tayo. Malapit na tayong mag 1K. Excited ba ako? Hindi. Hindi ako excited. Bakit? Magkakaroon ng probable cause yung sinasabi nila Melo eh. Na, at saka nitong CEQ na pera-pera lang daw ang dahilan kung bakit ako nandito sa YouTube, no? Hindi nila ako mabato dun sa pera-pera kasi hindi nga naman ako sumasahod. Wala rin naman nababayad sa akin, di ba? Wala nagbabayad sa akin para gawin ko ito. Ito ay sarili kong opinion, sarili kong pagpapasya. Walang ibang involved dito. Hindi ako binabayaran, hindi ako sinasahuran para gawin ito. No? Ako ay may trabaho, siyempre speaking of trabaho, no. Siyempre gusto kong humingi rin ng paumanhin sa inyo. Ano? Gawa nga ng alam natin, ano, napansin niyo naman siguro this past few weeks medyo madalang akong mag-upload ng videos. Bakit? Kailangan ko mag-focus dun sa trabaho dahil malapit na ang due date ni misis ko. Probably, hindi pala probably, next month na pala yun. Maybe first week or second week, no? Siyempre, magkikita-kita na kami nila ni baby ko. So, kailangan talaga, focus tayo muna sa trabaho. So, yun ang dahilan kung bakit medyo-medyo lang ako nag-upload ng video, no? Pero, yun, gusto ko talagang humingi ng gusto ko magbigay ng pasasalamat sa inyo, no, sa walang sawa ninyong pagtangkilik dito sa ating munting channel, ano. So hopefully sana, ano, dumami pa tayo, no? Dumami pa tayo at sana huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa ating channel, ano. Siyempre, ito ay ginagawa natin bilang dun sa advokasya na ating pinaglalaban, ano. Ito yung dahilan kung bakit tayo pare-parehong nandito, no. Pero yun, medyo mahaba na yung intro natin, ano. So yun nga, no, maraming salamat, no, mga kaibigan, no. Eto, simulan natin yung ating talakayan, ano. Actually, itong kanta to, content na to kagabi pa. Nag-try ako kagabi ng recording, hindi gumana. 22 minutes ako nagsasalita, then nung kinlose ko, tawag dito, nung time na okay na, wala, walang nangyari, hindi siya nag-record, so inis na inis ako. Sa totoo lang, ano, hanggang ngayon, hindi ko maitago yung inis ko dito, dahil dapat to, na-upload ko na to kaninang umaga pa. Pero ayan, simulan na natin para nang sa ganun, hindi na matenga. So, ano ba yung pag-uusapan natin dito ngayon? Yung topic natin dito ngayon ay tungkol dito sa 100%, no, na foreign ownership of the land, no, dun sa mga lupa na, halimbawa, yung mga foreigner ay bibili, magkakaroon sila ng 100% na ownership, no, dun sa mga bibili nilang lupain. Ngayon, syempre, alam naman natin, ano, na nag-state na ng opinion dyan si Attorney Libayan, which is later on maririnig ulit natin, ano. And syempre, gusto ko lang din naman pakinggan din natin o tignan natin kung ano ba yung sinasabi nitong si Banat Bay, kung bakit niya binabanatan itong si Attorney Libayan dun sa pag dun sa pag-oppose nitong si Attorney Libayan sa proposal nitong si Senator Robin Hood Padilla, no. So sa madaling salita, binabanatan nitong si Banat Bay itong si Attorney Libayan kasi nga tutol itong si Attorney Libayan dun sa proposal ni Senator Robin Hood Padilla. So without further ado, ano, start na tayo. Pakinggan na natin itong si Banat Bay. Intindihan ko po ito yung mga nagsasabi. Naintindihan ko po yung mga sinasabi ninyo na halimbawa, sa Japan, hindi binibenta lupa nila sa mga foreigner, pinaparenta lang. Exactly. Ano exactly?
Simple lang. Okay? Dito sa Japan, nandito po tayo sa Japan ngayon, eh hindi binebenta ang lupa. Mm. Tama, mali? Tama. Okay. So, bakit kaya? Bakit kaya hindi binebenta? Mamaya, sasagutin niya ni Attorney Libayan. So, yan, tuloy natin. Yan yung mga dapat nating tandaan, ano? Bakit kaya hindi binebenta? Yan, tuloy natin. Hindi binebenta. Kung sakali lang pumayag tayo ibenta sa Pilipinas. Mm, sige. Tanungin kita. Mm. Madam. Mm. Ikaw foreigner, may negosyo ka. Sir ako, hindi madam. Saan mo mas gusto magnegosyo? Magiging competitive na tayo ngayon. Yun yung sinasabi ko eh. What can we offer that other countries cannot offer na maa-attract ang mga foreigner sa atin? Okay? Okay? Kasi kung same lang, isipin nyo, sabihin na natin ha, same lang ang pwede nilang gawin sa Pilipinas at sa Japan. Ulaan nyo kung saan sila pupunta. Sige nga, tanoy ko nga kayo. Okay. Pupunta ba ako sa Pilipinas? Eh, punong-puno ng korupsyon na alam kong one day pwedeng nakawin lang ng gobyerno yung pera ko. O pupunta ako sa Japan na maayos kahit maayos ang sistema at mga tao may kayang bumili. So ito, no, iginigate kasi ni Banat Bay, ano, kung ano daw yung pwede nating i-offer, ano, para mag-excel tayo, no, o para maakit natin yung mga investor na pumunta dito sa Pilipinas. Is it necessary na pagbebenta ng lupa natin o lupain ng Pilipinas yung maging solution dyan? Yan yung mga dapat nating itanong, ano. Is it necessary na yung pagbebenta ng lupa lang ang maging susi, 'di ba? And sinabi niya, no, pupunta daw ba sa Pilipinas yung mga investor kung alam ng mga investor na talamak ang korupsyon sa Pilipinas? Sa palagay mo, pupunta ang investor, bibili ba kaya, no, bibili kaya ang investor or magi-stay ang investor kung alam niyang talamak ang korupsyon sa Pilipinas at may possibility na manakaw yung pera niya? Same thing lang. Kasi kung halimbawa, no, ako, mag-iisip ako, pupunta ba ako sa Pilipinas, eh, talamak ang korupsyon doon, magre-renta ba ako o bibili ako? Sa palagay mo, magiging kwan ba yung negosyo ko doon, eh, puro korupsyon doon? Ang pangit pakinggan. Diba? Ang pangit pakinggan, parang mali yata yung ginawa niyang halimbawa dito, no? Diba? Pero anyway, opinion yan. So, let it be. Kung halimbawa, yun yung opinion niya. Pero hindi maganda, no, na sabihin na para makahikayat tayo, eh magbebenta tayo ng lupain ng Pilipinas, ano. Malalaman natin mamaya, later on, kung bakit ko sinasabi na hindi maganda na magbenta ang gobyerno ng lupain sa mga foreign investors, ano, para lang makaakit. Okay? Tuloy natin. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Hindi. So ano ang punto? Ano may o-offer natin? Hindi ko naman sinabing eto ha. Baka kasi isipin niyo iba, binibenta mo na ang Pilipinas niyan. Hindi ho forever. Tandaan ninyo, pwede naman nung i-ano eh. Sana hindi forever. Ibig sabihin, this time na talagang bagsak tayo and we need help from foreigners, foreign businesses, gandahan natin yung pang-akit natin. Tapos, pag nakaakit na tayo ng maraming negosyo, nakinabang na tayo, pagkatapos ng how many decades, nakinabang na huuli tayo, yumama na tayo dahil ang dami ng trabaho, ang dami ng negosyo, tarbaho, then ano? Isara na natin. May panapanahon. Yung sinasabi kong panapanahon lang yan. What? So, eto, no, pwede naman daw na pansamantala, i-open lang daw, ano, para daw makaakit tayo or para daw makaakit, no, ng mga foreign investor. And then, pag okay na tayo, umasenso na tayo, yumama na tayo, eh, isara ulit. Hanggang kailan? Tandaan natin, ano, ang tao hindi nakukontento yan. At sa sinabi kasi nitong si Banat Bay na to, no, kung halimbawa maraming nakita na, di ba, sinabi na nga niya, talamak ang korupsyon dito sa Pilipinas.
Which is, alam naman natin lahat yan. Diba? Alam natin yan na talamak ang korupsyon sa Pilipinas. So, paano natin malalaman ngayon, no? Kung tama na ba? Kung okay na ba? No? Kung yung mga tao na corrupt, eh sige lang. Diba? Hindi nga natin alam kung ano yung totoong dahilan kung bakit nila gustong magbigay ng 100% na ownership dun sa mga foreigner, no? Nabibili ng mga or na gustong magkwan dito, no? Magtayo ng kanilang mga negosyo dito, no? Hindi natin alam kung ano talaga yung dahilan. Basta ang alam lang natin, sinasabi nila, nabibigyan nila ng 100%, no? Na ownership yung mga foreigner. Sino kaya ang kikita dyan? Yan yung isang buwan, yan yung isang kailangan din natin pag-isipan dyan. Sino yung talagang higit na magbe-benefit dyan? Sino yung talagang makikinabang dyan at kung sino yung uuwing talunan dyan? Yan yung mga dapat natin pag-isipan dyan, no? Okay, tuloy natin to, no? Natin forever, oh, diba? Forever. Huwag natin i-forever na yan ang batas. Maybe noon, maganda yung idea na hindi ibenta. Uh-huh. Okay? Maybe noon, okay yun. Pero this time, na medyo lugi na ho tayo, huling-huling. Okay, no? Sinabi niya, no? Dati daw, no? Maybe noon, hindi daw talaga advisable na magbenta, no? Pero ngayon, luging-lugi na daw tayo. Sa palagay mo, hindi tayo lugi dyan? Hindi tayo lugi dyan? Alam natin, ano, sinabi ko nga, talamak ang korupsyon dito sa Pilipinas. Sa palagay mo, sino ang hindi lugi dyan? Pag yan ay napatupad. Sino ang higit na malulugi dyan? Mamaya, ano, maririnig natin yung paliwanag ni Attorney Libayan dyan. Okay? Ang lugi dyan, yung mga tao na nasa ibaba, yung mga Pilipino, no, na nasa laylayan na. Diba? Yan yung mga taong malulugi dyan sa ganyang usapin. Bakit? Wala silang kakayahan. Okay? Yan, tuloy natin. Pinaho tayo eh. Sobrang grabe na ho ang Pilipinas. Ito nga eh. Grabe na nga. Ultimo nga ang pagpasok pa lang ng bansa ng Pilipinas, katatawanan na. Okay. Ultimo daw pagpasok sa Pilipinas, katatawanan na. Tapos, gusto mo yung Pilipino maging dayuhan sa sarili niyang bansa kasi wala na silang matirhan. Diyan papunta yan. Yun nga yung vision na binibigay, no? Or dapat nating makita dyan. Dyan papunta yan. Once na naibenta, no? At nagkaroon ng karapatan yung mga foreigners na yan, yung mga dayuhan na yan, dito sa ating lupain, nagkaroon sila ng 100% na karapatan dito sa ating lupain, magiging dayuhan na ang mga Pilipino sa sarili nilang kuhan, bayan. Bakit? Bakit? Diba? Bakit ko nasabing magiging dayuhan? Kasi nga, wala na silang matutungtungan. Wala na silang mapupuntahan. Dahil kinamkam na ng mga foreign investors, ng mga foreigners, ng mga dayuhan, yung mga lupain na dapat ay para sa mga Pilipino. Hindi malayong mangyari yan kasi hindi mo din naman alam kung kailan. No? Sinabi mo, open lang pansamantala, and then pag yumaman na ulit yung bansa, isara na ulit. Walang nakakaalam kung kailan isasara yan. At maraming magiging apektado dyan. Okay? Tuloy natin. Diba? Anong i-offer natin? Magaling tayo mag-English? Okay? Dito naman sa pagkakataon na to, no, hingin naman natin o tignan natin yung side ni Attorney Libayan pagdating sa usapin na yan, ano. So ayan, tuloy na natin itong video na to. Pag-usapan
natin ngayon yung foreign ownership pa rin. Uh-huh. Ang tanong ko kasi dito kay Robin Padilla, bakit hindi pwede ang lease? Hindi ba lease ang pinaka-viable? Bakit lease ang pinaka-beneficial sa Pilipino? Kasi pag titignan mo ito. So, dun sa mga nakakaalala, no, kung babalikan ninyo yung nangyari kanina, yung sinabi nitong si Banat Bay, no, yung Japan daw hindi nagbebenta ng lupain. Nagpaparenta lang daw sila. Ngayon, dito, sasagutin yan isa-isa ni Attorney Libayan. Ano? Mas maganda kasi kung kay Attorney mismo manggaling yung mga words rather than sa akin. Okay? Tuloy natin. Mga kapatas natin, if lease lang ang pwede, kahit bigyan mo ng 100% ownership ng businesses, ang isang korporasyon, hindi naman necessarily na kapag ikaw ay 100% owner ng isang business, eh kailangan owner ka rin ng property para makapag negosyo. Ang dami-daming negosyo na malalaki ang nagre-renta lang. Nalulugi ba sila? Hindi. Bakit? Kasi that's how it is. Ngayon, ang gagawin mo, kapag ikaw binigay mo na yung foreign ownership 100% ayan, sa foreigner, hindi na siya magre-renta. Uh-huh. Sino ang magsasuffer? Filipino. Uh-huh. Bakit? Kasi nga, yung Pilipino, hindi na siya magkakaroon ng source of income. Ano yung source of income niya? Rentals. Diba? Ngayon, kung talaga mga Pilipino, kaya isipin mo kung ano yung beneficial sa Pilipino. Anong beneficial sa Pilipino? Maritain niya yung ownership ng land. Tama. Tapos, pwedeng magrenta sa kanya yung mga magne-negosyo. Meron siyang rental income. Then may control din siya. Ngayon, pag binigay mo yan sa foreigner, syempre, alam nyo naman, ang isang korporasyon na in perpetuity, di ba? Kapag nag-incorporate ka, hindi na mawawala o mamamatay. Dati kasi 50 years, renewable for another 50 years. Again, hindi na. Kapag nag-incorporate ka, habang buhay na, nabuhay ang korporasyon mo na yan. Unless, syempre, ma-revoke yung, alam mo, yung incorporation mo, kaya magkaroon ng aberya, tapos matanggal lang ka ng pagkatao bilang isang korporasyon. O yun, kapag meron siyang ownership of land ng matagal, di sa kanya rin yun habang buhay. Ngayon, mga kapatas natin, bawat land ownership na binibigay mo sa foreigners, land yun na mawawala sa bawat Pilipino. Yun. Tapos ito, sasabihin nyo, businesses, di ba? Uh-huh. Tapos lalagyan ng restrictions. O sige, kaya nyo bang magpatupad ng stricto dun sa mga restrictions na yun? Yan. Ito, pag-isipan nyo rin ito. Paano pag ako, isang korporasyon, bumili ako ng land, tapos nagparenta na lang ako. Nagparenta na lang ako. Ako na lang yung gagawa nung ginagawa ng Pilipino na dapat siya yung kumikita. Bibili ko yung land, bibili ako ng 5 hectares na land. Tapos ako na lang yung magpaparenta sa mga foreigners o kaya sa mga Pilipino. Kasi nakuha ko na rin yung privilege na magkaroon ng ownership eh. Hindi ba nagkaroon pa ng sariling competition yung Pilipino sa negosyo na dapat nasa kanya? Anong klase yung pag-iisip yan? Di ba? Kasi yung rental income naman, okay naman na ibigay mo exclusively para sa Pilipino yun eh. Why? Because it is not that significant to business ownership. Ang magde-define ng negosyo mo ay hindi kung pagmamayari mo yung lupa o hindi. Ayun ay yung pagpapatakbo ng negosyo. At yung klase ng negosyo na meron ka. Di ba? Eh bakit maagawan yung tao, yung Pilipino, ng isang trabaho o isang pagkakakitaan na pwede nga maging exclusive sa kanya at hindi naman na masyadong nasasaktan yung mga foreigners dyan? Di ba? Alam niyo ang maganda, kung bubuksan mo kasi itong economy na sinasabi nila, free enterprise, sige, 100% ownership.
ng mga negosyo, walang problema. Pasok lang. Mga investors, walang problema. Bakit beneficial yon doon sa mga tao, sa Pilipino? Why? Because if these businesses will be competing against each other, tataas ang quality at tataas. Di ba? Tataas ang quality at syempre, bababa ang presyo. Law of supply and demand. Kung marami nag-offer ng services, mag-aagawan sila doon sa mga tao na mag-aavail ng services. Isipin mo rin ang law of supply and demand sa ano? Sa lupa. Kapag maraming pwedeng bumili ng lupa, yan, yan pa isa. Tataas ang presyo ng lupa. Okay. Hindi na ma-afford. Ito, binisto na ako ni JT. Ito sana kaya sinasabi ko sa corporation kanina, mang magaling na pag-iisip, JT. So pwede po ba sila mag-open corp tapos bumili tapos open ulit another corp, then bili pa ulit, rinse and repeat. Exactly. Mm. How will you stop the incorporators from incorporating another corporation para bumili ng land ulit? When in fact, a corporation has its own personal identity. So ayan, no, narinig natin kung ano yung pahayag ni Attorney Libayan patungkol dun sa issue na yan, ano. At syempre, nakita naman natin, ano, or siguro naman kahit papaano dun sa mga nakapanood ng video na to, no, eh nakita ninyo kung ano, kung paano nasagot yung mga banat nitong si Banat Bay, ano. Diba? Ang linaw, no? So ayan, dumako muna tayo dun sa ating mga shoutout para sa araw na ito, no? Mabilisan lang ito. So, shoutout dito kay Miss Margaret. Ayan, magandang araw po. Salamat po, no? Dito kay Sir Jomar Castellano, no? Ayan, magandang araw po. Dito kay Esab Ando. Ayan, maraming salamat po. Kay Tres Labanda. Ayan, maraming salamat po. Dito kay Tolitz Nogara. Ayan, maraming salamat po, no? Dito kay Julie Sebio, no? Maraming salamat po. Dito kay Carolina Reacts Vlog, no? Maraming salamat po. Maraming salamat din dito kay Sir Fabian Lamson, ano? Thank you, thank you. And dito kay Rosebel Mano, ayan, maraming salamat po, no? Dito kay Northern, ayan, maraming salamat po, no? Dito kay Mr. Riley Bernuez, ayan, maraming salamat po. Maraming salamat din dito kay 31M Budol, no? 31M Budol. Ayan, maraming salamat po. Thank you din po dito kay Mr. Norman Digonia, ayan. Shoutout dito kay Shylock, ayan. Kay Loretta Andawag Antonio, ayan, maraming salamat po, no? Dito kay Morita Saito, ayan, maraming salamat po. Dito kay Jonas Camo, ayan, maraming salamat po, no? Dito kay, ano to, incheck kasi kaya hindi ko siya mabasa, no? So, psych siguro ito, psych. Ayan, maraming salamat po, no? Dito kay Maridel, ay Mandel Cuyos, ano, maraming salamat po. Kay Miss Betchay Gali, ayan, kay Melo Tungao, salamat po, no? Dito kay RC Jeff, ayan, maraming salamat po, no? At lastly, dito kay Panda, ayan, maraming salamat po. Shout out po sa lahat, no? So sa lahat na nabanggit, no, maraming salamat po sa pagsama sa akin, no? And then dun sa mga hindi nabanggit, no, kung meron man, no, na hindi nabanggit, eh better luck next time sa susunod po. Sigurado po 'yan na mababanggit na kayo, ano. So ayan, shout out din po sa mga solid na kabatas natin diyan na siyempre sumama sa atin ngayon, no, sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, no, na kinabibilangan nitong si Ben Barubal, ano, at saka doon sa iba pang mga religious groups. So, yan. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin at syempre hanggang dito na lang, no? Salamat po sa suporta and syempre paalam po pansamantala hanggang sa muli po.